kay ulan ngayon, araw ng Webes, mga boss. Nandito tayo sa farm. Tag-ulan na talaga. Tag-ulan na. Ayan, nandito na yung mga tropa peeps. Ay, nakapagluto pa ng sopa si Daeng umaga, si ano pala, si Martes. So, shoutout, maraming salamat sa pasopas. Sarap na sopas ngayong umuulan. Uy. Maraming salamat kay Martes, tsaka kay Mar Joan, kay Parin Louis Puyawan, ayan. Ay, si Daeng. Mga ano po rito, kapatid ni Marin Joan naka-stay dun sa mga unit, malapit na pong umuwi ng Pilipinas si paring Louie. Yup. Ayan, baling yan, ito yung wood planks na set up na rin ni Alvin. Tatabasin na lang po yan, pero hindi ko muna ipa-fix para sa pagka-pinturahan is baklasin muna. Mas madali siyang pinturahan na hindi siya nakalagay dyan. Dali-dali nga liyahin. Pagka na-finish, tsaka na lang i-install kahit mga agdanan, para madali yung trabaho, mas mabilis. Baling opening nito mga boss, 1 meter po yan. 1 meter by 3 meters yata itong opening na to. Hindi ako nagkakamali. 3 meters to. Basta abot lang po kayo makuntog dito sa papanikan nyo, pwede itong pwede litad niya. Pero ito yung sakto lang. Halos sa hindi ako untog dito. Pataas pa. May dala kang gamit. So, libre pa. Ayan. So, layout natin nun. Saka yung kanyang frame na si channel bar na pinag-asawa natin at pinagtaklob. Solid. Saka plate na nakuha natin dun sa mga gumagawa ng tangke. So, nakasave po tayo dun. Biruin nyo kung bibili tayo ng plate. Baka hindi tayo makabili ng isang kalahati o teraso lang. Tapos sila pa yung nagtabas ng acetylene. So, mas nakasave po tayo. Yan. Tibay na po yan. Ganun bali isang piraso nito. Ang kuha po ni Boss Godi, malinis na. 1.3 yata. 1.3 yata niya nakuha per piece. Per piece po yun. Ito, 12 to. Times mo sa 1.3. Yung price niya. Medyo mahal. Pagka ano. Tsaka ano pala ito? KD. Clean dry. Clean dry. Yung ginamit natin kay parang Louie. Medyo nakamura tayo doon. Direct tayo doon sa supplier nung mahogan eh. Tsaka ano yun doon? Sun dry. Wala po kasing sun dry na makuha ngayon ng ganito. Sundry pwede na, pero wala tayong makuha sundry. Medyo mura yung sundry, nasa 74 yato, 72 per board feet ang kuha natin nung sa kay parin Louie. Sundry po yun, sundry. Pero mas mainam talaga. Kung tatanungin nyo ako, mas maganda talaga yung clean dry. Yun o. Tapos railing. Ayan si Kuya Jenjen. Tapa finish ko itong ano. Ito lababa ko. Jay, magkano? Tanggalin mo na yung forma, no? Tanggalin mo na mga forma na to. Ilang linggo na rin to. Tapos, pinisin mo na yung sa ilalim. Tapos, patasin mo na itong ano, itong alo. Ito, hindi pa sinabutas to. Gawa ng huli ng nabel ito. Itong kanyang kitchen sink. Ay, magsopas ka muna. Malalamig. Mas sarap yan na mainit. Kaya, si Eric. Matalong. Wala na. Wala. Malasenas. Malilita. Ano maga? Ano maga? Ano maga sa talong? Kaya mo siguro. Ayan. Tapos yung mga aso ni Paring Michael. Medyo ginabi kasi kami kapon. Dapat sana ilipat namin yung tatlo pa yung natitira doon eh. Yung mga aso niya, lalaki. Kapag naging okay na daw dito, magbibreed na po si Paring Michael dito, o si Maring April dito. Magbibreed na sila. Mag-start na sila magbreed ng mga doggy, mga American Bully. Ayan. Guys, na yung mga kulungan nila.
ayos na rin itong lababo. Tapos maya maya tatakbo po tayo sa minalin. Hopefully sana ma-turnover natin na maayos ngayon yung ano, yung unit doon, mga unit na ginawa natin. May matitira man siguro yung mga ilaw-ilaw na lang kung hindi man matapos ngayon. So yun na lang yung babalikan. Pero ngayon na yung mga tao na gagawa doon is alos tapos na rin po ngayon. Tapos sa taas, Ben, ano yung mga ano no, mga outlet. Sa labas back to back na lang yun. Ayan yung mga outlet. Maraming pinilagay na outlets para may 1, 2, 3, tatlong outlet sa kwarto para maraming mga sasaksakan. Yung mga ano, yung mga switch sa mga drywall naman yun eh. Drywall naman po ito. Mas magusto ko dito. Pauna muna yung ceiling bago tayo magano. Mag-drywall. Mas mabilis pagkasi ganito kalawak yung sisilingan. Hindi yung portion by portion, mas mabilis yung paggalaw. Walang iniilagan, wala nang lilipatan. Diretsuan na. Tapos railing nito. Wala yung plano nito. Hanggang dito po yung sa room na to. Hanggang dito. Yung pintuan na dyan. Bali siya doon. So magiging railing nito hanggang dito lang. Hanggang dyan lang. Railing. Tapos yan. Family area. Tapos ito. Kwarto. Alas hanggang dito yung kanyang laki. Hanggang dyan. Ano siya? Doon yung pintuan niya. Yun doon. Yun doon yung pintuan. Three bedroom. Misery separate CR itong isang room. Tapos ito yung common CR. Malaki din to. Halos sa ito 2.6 yata to by 1.4. Hindi ako nagkakamali. Yung ganyan po yung sukat yan. Malaki yan. Ganda yung size niya. Kung katamtaman ang gusto nyo, 2.4 by 1.2 tulad ng mga CR dito sa unit ni Parang Louie. Parang na lang siya, sukat lang ng isang plywood. Loob-loob po yan, loob-loob. Loob ng ano, finish na yan. Kaya kung pagagawa kayo, dapat i-ano nyo rin yung para sa palitada at sa tiles para makuha natin yung 1.2. Sakto yung dalawang tiles na 60x60 tapos sakto yung apat na tiles na 60x60 sa haba niya. Tapos yung taas niya is 2.4, sakto rin yung apat na tiles sa height niya. Yan, maganda na pong height sa CR yun. Yan, okay. Ayan na. Ano rin natin. Tapos yun doon, tatapos na lang yung ano, every step. Step na lang yung tinatayas nila arbor doon sa unit. Let's go! Time check. Magka-alas 8 na rin. Diretso tayo sa minalin. Shout out kay boss Colonel Nestor Cortez. Kay Ma'am Suzette Cortez. Yun mga boss, nandito na tayo sa ano, sa minalin. Yun o. Okay na. Ninis-ninis na lang po sila. Tapos nandito na rin si Alvin. I-install na natin yung ano, yung meter base. And na-install na nila yung mga ilaw dito sa exterior. Yun yung ating light. Yun o, nag-release na lang yung ating mga 10 over team. Yes na. Let's try, i-clear na natin po ngayon. Nalilis na po siya. Mabuyan pa, may sound rocks.
palang mga ano, palang takip ng isang ano, patitingin ako dito sa agro dito, mga takip ng junction. Ito si Bino. No! Oh, ano? Boss! Tapos na! Tapos na, ayan yung kuya meter base. Lagi na, hindi ito ngayon to. Sayusin natin mga linya. Tatakbo rito sa meter base. Tapos yung linya na to, siya lang tatakbo dun sa ito. Tapos magdi-distribute na siya dito sa mga metro. Separate po metro yan. Hindi po ano yan, hindi po mga submeter yung metro na yan. Bale sa ano na yan, direct na sa Pelco or ano man po yung pangalan ng electric provider dito sa Minalin. Yun. Hindi katulad pagka-submeter yung pumi-ari yung naniningil ng mga konsumo ng mga tenant or yung mga umuupa. Yun na sila mismo magbabayad sa ano, sa Pelco. Pelco po yung mga kontador na yun, hindi po siya submeter. Malangin na kanya rin eh. Malangin na. Ay na ulan. Umuran na, umuran. Ayan o, inubutan pa tayo ng ulan. Ina-assemble muna ni Nobi yung mga butas. Butasan muna yung mga basta mong papasokan ng mga pipe. Yung meter base, ayan siya. Finish project. Ayan yung taas nito, tulad na sabi dati. For continuation na lang po yan pagka nakaipon ulit ng budget si Sir Ted. Ayan yung mga unit. Finish na. Now we're going to try to close. One bedroom lang po ito. Tapos yan, lababo, dining, tapos wash area sa likod. Tapos sa maliit na pamilya. Mulan pa, mulan. Dito na rin nalagay yung meter base. Sakto dito sa poste natin. Dito na rin nalagay yung kanyang service truck. Yun, tumigil din po yung ano, yung ulan. Kala ko di titigil. Medyo masama yan, masungit yung panahon. Yan eh, mamountan natin yung ano, yung meter base dito sa wall. Para may layout natin yung mga tubo na tatakbo dito, mga conduit pipe sa yung ating main. I-mount natin.
Ayan, okay na po. Nakalagay na natin yung meter base ni sinasara na lang ni Dino yung mga spandrel doon. Tapos linisinis na. Malinis na, oh. So, na-turn over na natin kay Ate Mai Marites at saka kay Ate Mai. Shout out. Ayan. Uy, linis na. Ayan yung tindahan na to. Kasi bala na po yung asawa ni Boss Ted. Yung maglalagay ng mga estante. Ano man yung gusto niyang ilagay dyan. Tapos dito sa mga CR, malinis na rin po ito. Bali mayroon po mga temporaryng ilaw. Ayan. Turn over na natin. Okay. Ito ang pinaka storage. Storage room. Malinis, oh. Malinis. Huling araw sa Minalin. Ayan, nabukasan na yung ating pinupuntahan ngayon. Ayan si Mrs. Reds. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat kay Sir Ted sa tuwala po sa atin. Tapos dito sa mga unit. Ayan, pinapaano ko na yung mga susi. Pinapamarkingan natin para may bigay ko na, may done ko na sa kanila ngayon dahil yun nga, umalis na po si ate dito. Yan. Ayan na. Sa wash area. Wash area. Ayan dito. CR. Nakalak na CR. Okay na rin po naman po. Kwarto. Nakalak na rin. Nilak na nila. Hoy, kunin ko yung sana. Yan, inaayos na lang yan. Tapos po, uwian na. Sayang, hindi ko po nadala yung ating drone. Naiwan. Ayan, dito. Ayan, ilaw. Karabas. Dito sa loob. Kwarto. Nilak na. Nilak na yung kwarto. Wash area. Ayan, ayan yung mga CR na pinabuksan natin para ma-check natin ulit. Okay. Okay na. Okay. Okay na rin to. Ilaw. Alright. Naibabahan natin yung safety breaker para safety. Yan. Nagpuntan lang po sila dito. I-on lang tong safety breaker. Safety breaker off. Ayan. Tapos itong walang unit. Ayan. Ayan na po yung meter base. So yung ano lang po yung mag-install ng mga ano dyan, mga metro. Yung electric provider dito. Ayan yung tig-isang service truck doon. Ayan na siya. Okay na. Tapos dito. Ayan, nakalak na. Wen, si susi dito. Kiwa naman yung susi. Patayin mo yung breaker. Patayin natin breaker mo yung bawat unit. Eh, yun na. Exterior. Ayan. Ayan. Sa loob.
Wala palang takip itong ano. Tsaka yung takip nitong switch. Takip! Yung takip! Switch! Isa lang isa. Yan yung haya po makalak na yung pastor. Wah, hihilak natin. Ayan na yung mga boss ha. Okay na. Padlock din ng mga roll up door. Okay, ayan, nakalak na po. Bale yung mga window grills, kaya yung mga grills dito. Huli na lang papagawa ni Sir Ted dyan. Mga safety grills o security grills. Ayan, diretso po tayo ngayon sa ano, sa kapalit. Palit po tayo. Yung mga bintana, nakalock. Okay, huling araw natin dito sa palit Minalin. Ayan, huling sulyap sa Minalin. Tapos pagka po konti nyo inserted to, ayan ay kukontakin na lang po tayo. Itaas. So yung second floor. Bale, apat na unit pa pong apartment sa taas yan. Ang pagtatapos ng project dito sa Minalin. Nakalak! Check mo muna mabuti. Nakalak na! Check mo! Yung po mga naghahanap ng apartment dito sa gawing Minalin, yan, available po yan. Pero yung isang unit na sa dulo, naka-reserve na po yata yun. Meron nang uupa dun. Okay, let's go! Tara, kapalit muna kami.
nandito na po tayo sa ano, a pallet. Ayan. Nabawasan na yung ating pupuntahan niyan sa Minalin. Wala na. Last day natin ngayon. Ayan mga boss, nandito na tayo sa ano, sa a pallet project. Ayan. Nagla-layout na sila ng tiles dito sa may ano, sa taas, sa may terrace sa taas. Tsaka dun sa kabila. You know. Silipin natin. Maka hindi na po tayo makapunta ngayon sa Tarlac. Bukas na lang tayo dun. Sa Bamban Tarlac. Okay. Solution na rin doon sa may balcony. May yung ibang mga tropa dito na ma-assign yung mga katapos na ron sa Minalin. Kasi yung mga pintuan pala dito sa ano, sa taas. Kailangan na rin natin ipagawa yun. Tapos na rin po yung ano dito, tiles, second floor. PR na lang. Tapos yung ilaw dito. Papalitan natin siguro mga ilaw dito. Medyo malabo. Di ba pinis tong isa na garno? Di pa pa? First coating. Apo yan? Wow, apo rin. Sarap na rin. Wala na matagas. Tagas dito. Oo. Wala na dito. At saka itong mga to. Yan yung pong coblite nito. Sa T5 or fluorescent pala. Hindi pala T5 yung gilayin nila dito. Papalitan po natin ng strip light yan na siguro mas maganda rito, warm white na lang. Warm white lang para mas elegant. Tapos yung mga ilaw, tricolor. Ano rin lalagay natin, bilog din pero tricolor. At iyan, nadadagan natin naman. Medyo siguro gagawin natin apat. Yung mga ilaw niya. Dalawa lang, medyo mga, ano, mga, hindi siya ganun kaliwanag. Nakukulangan ako sa kanyang liwanag. Yun dun. Yun dito, okay na itong dito. Dito, sakto na itong auto. Hindi ba pupinis yan? Hindi ba kasi yan? Pinamiro ng tiles. Tiles na yung balcony. Tiles na yung balcony. Dito. Tapos yung floor drain dito, ilipat natin. Yan o. Yung wago na yan din eh. Ay, mayroon pang pigeta. Ah, papigera tayo, no? Lalagyan ng ano yan, ng alibay pa. Lalagyan ng deox stone or tiles. Yung pang-accent. Yan yung floor drain niya, nandito. Ilipat na rin dito. Para doon na sa kami poste tututok. Sa nagpipinis na po sila sa taas sa third floor. Silipin natin yung third floor. Dino. That's a gray. Then ano kulay yan? That's a gray boss. Pinipinis na boss. Ha? Pinipinis na boss. Pinis na yan. Kaya pinis na yung palinis mo na ito, no? Mag-backlog ko lang ito para tapos na dito sa third floor. That's okay. Tapos itong kisame, tapos na ito. Tapos na rin. Okay na rin sa kisame. Pero papalitan po natin yung ilaw na ito din. Papalitan tayo pa. Oo. Dadagdagan ko pala. Dadagdagan. Siguro gagawin kong apat yan. No. Yun doon. Okay na rin yun. Doon. Dalawa na yun. Individual lang po yung ano niya, switch niya.
para mas maliwanag ang entertainment area. That's upgrade. Tapos dito sa deck, wala na naman puntagas na dito. Okay na dito. Ayan yung kulay niya, is coconut ang kulay po na yan. Yun pong sa perspective, yun po yung kulay niya. Coconut. Pito dito, tapos maglalagay pa tayo ng ano dito, ng pinakabubong para protection dito sa pintuan dito. Hindi siya na-expose sa ulan tsaka init. Yeah, tapos itataan ko na rin yung ano dito, railing. Kapagkit na rin po yung railing dito sa hagdanan. Ano yan, ongoing project natin. Nabawasan na po tayo ng isa. Bale, yun na lang yung bamban. Tapos sa palit, tapos yung sa riot. Okay, i-ano na po natin yung sigasoy na natin yung susunod. Alas yung sa bamban, medyo marami-rami pa po yun dun. Hopefully sana by end of July makabukas tayo ng isa pa, isang project.